nakakagulat na balita mga kaibigan. First Lady Lisa Marcos, nadadawit na naman ngayon sa isang kontrobersiya tungkol sa illegal mining. Nakahapon lang ay pumutok ang isyong ito gawa ng ilinathala ni Bobby Tiglaw sa kanyang column sa The Manila Times ang buong detalye tungkol dito. Na nakasaad ay isang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs ng Malacañang na isa sa lawyer ni F.L. Lisa Marcos sa kanyang law firm at malapit na kaibigan nito, ay nag-issue umano ng order para payagan ang pagmina ng Yinglong, isang Chinese corporation, kahit makailang beses na itong binawala ng DENR na mag-operate ng illegal nickel mining sa Zambales kasi nga wala silang kaukulang environmental clearance certificate. Ang nakakagulat at nakakapagtaka dito ay sino itong executive secretary na ito na kaibigan ni F. Elisa na naglakas ng loob na gawin ito eh hindi naman siya presidente. Sino kaya ang may utos sa kanya na gawin ito dahil executive secretary lang naman siya at hindi naman siguro siya maglalakas ng loob na gumalaw ng ganito kalaking hakbang kung walang basbas. Dahil nga dito ay may isiniwalat si Madam Maharlika sa kanyang video tungkol sa balitang inilabas na ito ni Mr. Bobby Tiglaw sa kanyang column sa The Manila Times. Narito ating panoorin ang video at komentuhan. So napag-alaman, okay, ni ating kaibigan, you know, Bobby Tiglaw, at lumabas po siya ng mga ebidensya, actually, kung gusto nyo, nandyan sa Manila Times, yung pag-uugnay o yung relasyon ng First Lady, alright, Lisa Araneta, nag-lift. Okay, mamaya ipaliwanag natin. Nagbigay ng go signal. Isimplihan natin ang mga pananalita para medyo maintindihan ng ating mga palangga na sobrang busy sa kanilang mga trabaho. So napag-alaman dito sa mga ebidensyang nakalap na ang nagbigay ng go signal para ipagpatuloy ng isang kumpanya na magmina sa kabila ng wala silang permit or wala din silang yun nga environmental compliance certificate. Okay, history mga palangga. So noong 2021, mayroong isang Filipino company na nagngangalang West China Mine Corporation. 2021, at ang kanyang negosyo ay inilipat niya o binenta niya ang kanyang mining rights na kung saan located dito nga sa Candelaria, Zambales, inilipat po niya sa Yinglong, okay? Yinglong, Chinese owner. Kumbaga, Chinese corporation ito. So, inilipat niya. Alright? Ulitin natin, mula sa West China Mine Corporation, noong 2021, ay inilipat sa kay Yinglong, okay? Ang negosyong ito, you know, may pinag-usapan sila dito nga amount, kung magkano ang kabayaran, sa usapan na kukuha ng environmental compliance permit o permiso yung Yinglong sa ating gobyerno, sa DENR, para magmina, kumbaga sumunod sa tama. Okay, tandaan ninyo ha? At di lang yun mga kaibigan, ayon din sa article ni Bobby Tiglaw, ito pala daw Yinglong, according to West China Mine, ay bigong makomply ang lahat ng payments na nakasaad sa agreement nila na kailangang bayaran ng Yinglong sa kanila. Karamihan daw ng checking inisyo ay hindi daw in-honor ng banks. So dito pa lang daw ay lumabag na sila sa kasunduan, which led them na i-request sa DENR na bawiin ang assignment of rights sa Yinglong at ipa-order daw sa kapulisan na ipa-stop ang pagmimina nila. Ngayon mga palangga, nakakalungkot dahil lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan, sa kabila ng walang tamang permit o walang permit talaga itong Yinglong na ito, Chinese corporation, ay minadali noong December 23, all right, base dito sa article, unang article pa lang ito, na ang Malacañang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs o DESLA na si Annalisa Logan
ay kilalang napaka-close sa ating First Lady, Liza Marcos, Liza Araneta Marcos. Tandaan niyo din ba mga kaibigan, yung umalis si Attorney Vic Rodriguez sa pwesto? Matapos yan, nung maiupo itong Logan na ito. Hindi natin alam kung may impluwensya ba o kinalaman dito si FL, pero siya lang naman ang may kilala dito sa Logan na ito. At malapit pa ito sa kanya, so ano pa bang iisipin natin? At saka dati pala itong lawyer ng ilang mga dilawan. Search na lang ang name niya sa Google, Annalisa Logan. Base sa ebidensya na nakalap natin, napinirmahan, okay, pakita natin itong papel, okay, napinirmahan ni Annalisa Logan, okay, pinirmahan niya dito, basahin ko lang at sa basa ng dalawang mata ko, na sa kabila ng pag-utos ng DENR, okay, inutusan ng DENR na huwag mag-operate itong Yinglong Corporation na ito dahil nga wala pa silang karapatang permit. Okay? So dahil minadali, for sure, talagang minadali, noong December 23, okay, ay pinirmahan o nilif, okay, ni Annalisa Logan ang kumbaga binaw, inano niya, kumbaga kinontradict niya ang desisyon ng DENR, okay, na wag na instead na wag payagan itong Chinese-owned company na ito na nagmimina na walang karampatang certificate ay sa kabila nun ay pinayagan niya. For the first time in the history based dito sa article na ginawa ng isang Deputy Secretary for Legal Affairs ng Malacañang na binali niya o binaliwala niya ang utos ng DENR, mga palangga. Ang lungkot ng ka... Ngayon, sino ang magkakaroon ng power bilang isang Deputy Executive Secretary ka lang? Parang mas powerful ka pa sa presidente kung hindi ka binasbasan. Kasi base dito sa ipinakita, itong sa pakitang ebidensya, si Annalisa Logan po ay kasama ng First Lady sa kanyang law firm. Kaibigan o kasama sa law firm ng ating First Lady na si Annalisa Logan ay kanyang hinarang o binaliwala o inetsapwera ang direktiba ng Department of Environmental and Natural Resources, okay, na inorderan, okay, inorderan ng DENR itong kumpanyang Yinglong Steel Corporation na itigil ang kanilang illegal nickel mining operations sa Zambales dahil wala silang environmental clearance certificate. Pero sa kabila noon, mga palangga, noong December 23, ito na nga, ay talaga namang umorder ito, inorderan. Ito, sabi dito, sa kabila ng reklamo na sila dapat ay hindi binibigyan ng permit, ay dahil hindi sila, wala silang permit actually. Diba? Hindi sila nagko-comply sa panuntunan, okay, ng DENR, ay pinayagan pa rin nitong si Annalisa Logan na mag-operate itong Yinglong, okay, Yinglong company na ito. Ngayon mga palangga, alright, so yung Yinglong ay binigyan, okay, ng permiso para patuloy ang kanilang pag-transport nitong nickel na to locally and internationally. And we're talking about metric tons of nickel ore na ito mga palangga at umaabot sa tumataginting na 250 million pesos worth ng metal ang kanilang magiging profit dito mga kaibigan. Hindi pa nga tapos ang sunod-sunod na issue. Eto nga, at meron na namang malaking kontrobersya. Dapat ay umaksyon dito si PBBM dahil tauan niya ito. At dapat may gawin siya dito sa walang habas na pangbabay pa sa kanya. At ang masaklap pa, malapit ito sa kanyang asawa. Ayaw man nating magduda, pero isa-isa na ngang lumalabas ito. Ang tanong lang natin, kay First Lady, may kinalaman ba siya dito? Sana nga ay wala. Yan. So nakakalungkot dahil kung titignan mo ang isang deputy executive, hindi po mangangahas ng ganito kung hindi ito binasbasan ng ating First Lady. Kasi alam naman natin na ang First Lady ay talaga namang
siya ang kanang kamay o baka hindi lang kanang kamay, siya ang mga nag-i-interview ng mga ina-appoint ng presidente. Alam ko yan, personal knowledge yan. Hindi na ako magpatumpik-tumpik pa dahil hindi dapat tayo matakot sa katotohanan. Dahil ang Maharlika po ay never tumanggap ng pera kahit kanino para isuppress ang karapatan na magsalita ng katotohanan. So ngayon, mga kaibigan, ito yung nakakagigil dahil parang itong mga taong itinalaga ng ating presidente, particularly itong Deputy Executive Secretary na to ng Legal Affairs, ay binabypass siya. O ba, imposible bang hindi alam ng presidente ang ginagawa nito? Or syempre, inatasan na ng presidente ang kanyang may bahay na ikaw na ang bahala dyan. So dahil sa sobrang busy, you know, babiyahe dito, biyahe doon, and definitely hindi na ito nakikita ng Pangulo. Tatandaan natin mga palangga, binoto natin si Bongbong Marcos, hindi po ang ating First Lady. Okay? Kung nagkataon, okay, na ito ay imbestigahan ng Ombudsman at mapatunayan na walang kinalaman ang Pangulo dito at ang First Lady at ang kanyang amiga, okay, na abogada ang may kagagawa nito na they let this company to operate even without proper permit. At ito ay labag sa batas at dapat managot at wag dapat matakot ang taong bayan kasi naririnig ko sa mga ligpaligid-ligid ng Malacanang mukhang tikom ang bibig ninyo dahil powerful ang First Lady. Ayun po ang nakarating sa akin. Mas powerful at natatakot kayo. Bakit kayo natatakot? Kung kayo ay nasa tamang pag-iisip at sa tamang direksyon. Okay, sabi dito, the DENR's national headquarters was alerted by the export permit rushed through the Christmas season issued by its regional office. So inalerto ang DENR na tila bagang ni-rush yung itong permit na ito. At ang si MGB Director Wilfrido Mangcano daw, okay, Mangcano, ayan, na... director siya ng Mines and Geoscience Bureau. Okay? Binigyan ng instruction ng DENR. Okay, sabi ng DENR kay Director Wilfredo Mangcano, sabi ay ipatigil. Okay? Yang ano na yan, yung pag-ooperate nitong Yinglong na ito, itong Chinese-owned company na ito na walang proper permit. Ayun na nga, so January 12, based sa article ni Bobby Tiglaw, ngayon, dahil sa isyong permit na ito mga palangga, January 12 dyan sa Pilipinas, dahil sa utos ng DENR, dito kay Wilfredo, for sure, pinarating niya dito sa Deputy Executive Secretary dahil nag-uusap yung mga yan. The next day, ay nag-resign siya dahil sinabi niya ay kailangan niya munang magbigay ng panahon sa kanyang pamilya. Ano ibig sabihin nun? Diba? After ng fiasco na ito, simple lang yun. May nangyaring internal na usapan, I don't know kung ano ang sinabi sa kanya. Imagine mo, nagpa-function ka as what? Director? What? Diba? As director of MGBs or Mines and Geoscience Bureau, tapos all of a sudden inutusan ka ng DENR para ipatupad ang iyong trabaho. So for whatever reason, bigla kang nag-resign, then you will spend your time with your family. As may mga palangga, hindi tayo ay pinanganak kahapon. I-correct lang po natin si Madam Maharlika dito sa nasabi niya. Marahil na overlook lang niya sa article ni Bobby Tiglaw. Pero ang sabi doon, si Wilfredo Mangcano na MGB Director, ang siya mismong nag-appeal. Backup na rin ng instruction ng dalawang DENR secretaries na bawiin daw ng regional office ang export permit na inisyo nila sa Yinglong. Kaso, instead daw na bawiin ng mismong regional office ang inisyo nilang export permit, eh nag-resign daw itong head ng Regional Office 3 na nag-issue nito, na si Alilo Ensomo, without addressing nga itong issue. So, linawin lang po natin mga kaibigan. Si Alilo Ensomo, head ng regional office, nag-resign at hindi po si Wilfredo Mangcano na MGB director. Gaano ka-powerful ang kaibigan ni Madam First Lady na magkaroon, okay, ng ganitong desisyon? Hindi naman magde-desisyon ang babaeng ito nang siya lang. Ano, i-overpower niya ang presidente kung wala siyang basbas?
wag na po tayo maglokohan dito dahil ayon sa DENR last year ay sinabihan na nila ang Yinglong na itigil nyo na yung mining operations na yan dahil hindi tama ang ginagawa ninyo dahil base sa Presidential Decree 1586 na inisyo mismo ng tatay ng Pangulong Marcos Jr. at you know, Senior 44 years ago na sinasabi na hindi dapat pinapayagan ang isang negosyong pagmimina kung hindi siya nakapag-comply, hindi siya nakakuha ng ECC, alright? Environmental Compliance Certificate mula sa DENR. So malinaw pa sa sikat ng araw na binabali ng mga taong ito ang batas at lagi na lang kawawa ang Pilipino dahil sa bilyong pisong at stake dito sa business na ito, illegal business mga palangga. At inamin din ng Yinglong representative daw last week, okay, na ang kanilang kumpanya ay wala talagang ECC. Alright? Walang permiso. Ngayon, mga palangga, at sinasabi nila na dapat na parang they're okay to mine, to do the business kasi nga, you know, in-acquire nila yung business from, what's the name of the business again? Ito, from West China Min. Pero base sa Presidential Decree 1586 nung panahon ni Marcos at ipinagpapatuloy pa rin, valid pa rin yan, na even though na mayroong ECC ang West China Min, once the moment na inilipat mo sa ibang company o ibinenta mo ang iyong kumpanya, kailangan mong kumuha ng permit sa DENR to operate para mag-mining business ka. So it's so sad dahil as early as now, nakakagigil ang mga nangyayari sa pamunuan ni BBM. Hindi po ito pagiging anti-Marcos, ito ay para pagiging gising natin sa ating mga paligid sa ating gobyerno. Hindi porket sinuportahan natin, pwede, hindi porket na kukutsain tayo ng ating mga kaibigan na ayan, kasi sinuportahan niyo yung Marcos, ganyan, ito na ngayon ang nangyari. Ito po ay labanan para sa bayan, labanan para sa katotohanan. Alam niyo mga palangga, mahaba yung article. Pero gusto ko lang ipaintindi sa inyo yung pinaka gist nitong kwentong ito, yung pinakabuod, pinakasubstance, ika nga. Hindi pa nakakalungkot. Okay? Ito na lang. Mga kaibigan, sino ang mangangahas na Deputy Executive Secretary na baliin ang utos ng DENR? Ang isang established na ahensya ng ating gobyerno na nagpapatupad, okay, ng mga alituntunin nitong mga ganitong klaseng business na baliin mo. Sino ang nag-upo dito kay Annalisa Loga na to? Hindi pa ba malinaw sa inyo mga kaibigan na dapat nakasama siya sa law office ng Madam First Lady natin, na kaibigan natin yan. Pero hindi porket kaibigan natin yan, hindi porket inimbita natin yan, pag may nakikita tayong mali, ipagtatakpan natin. Dahil hindi po ang usapan dito ang pagkakaibigan, ang usapan dito ang katotohanan. At yun na nga po mga kaibigan, dito na nga po natin puputulin ng video ni Madam Maharlika kasi mahaba po ito, lagpas po ito ng isang oras. Pero malinaw dito na natunghayan natin ay ang nakakagulat na pangyayari sa loob ng Malacanang ngayon na isang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs na malapit sa ating First Lady ay iniutos na bigyan ng permit itong Yinglong kahit ipinagbawal na nga ng DENR at pinapabawi na ng West China Min ang mining rights dahil hindi daw tumupad sa usapan ng pagbabayad itong Yinglong sa kanila. So ano nga ba ang motibo nitong Loga na ito sa ginawa niya? Sino ang kanyang backup dito? Bakit nakalusot ito kay PBBM? Dati pa nga tayong nakikiramdam lang sa mga balita against Elisa Marcos. Pero ngayon na lumabas ang balitang ito, kailangan na talagang magsalita at makialam ng taong bayan dito. Kayo mga kaibigan, ano sa palagay nyo dito? Maari lang mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. At huwag pong kakalimutang i-click ang like at subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood.